May isang pamilyang simple at payak na naninirahan sa isang payapang probinsya sa Pilipinas. Ngunit gaano nga ba katatag ang samahan ng pamilyang ito hanggang sa naabot ang pagmamahal nila para sa isa't isa, ang sakripisyo, pagmamahal, at ang mga problemang kakaharapin nila. Tara't silipin natin ang kanilang kwento. Tamang pagtatanim, ha? Ganto ba, Tay? Aling Milet? Aling Milet? Aling Milet, sisimulan ko na po yung mga paplantsahin ko. O sige, pasok ka na. O Merlin, dahil ito na lahat ng paplantsahin mo. O sige po, Aling Milet. Saglit lang po! Sino pong hanap nyo? Ah, si Tita Milet po. Ah, sige, pasok pa. Tara. Tara, upo ka muna! Aling Milet, pinaghanap sa'yo! Nakapili ka lang pala dito. Opo, kahapon lang. Kamusta naman mo yung sa Maynila? Okay lang po, masaya kasi kasama pamilya. Aling Milet! Aling Milet, pwede po ba makairang na 1,000? Kasi nang bagyo po, nasira yung mga pananim namin. Tapos ang dami pa namin mga bagyo. Oo naman! Napansin ko nga na itong mga nakaraan, nagigipit kayo. Salamat. Pati nga rin ho yung subsidiyo ng pamahalaan eh, madalas kinukulang, minsan naman hindi nabibigay sa tamang oras. Malapit na mag-high school ang panganay mo. Samantalang nasa elementary naman ang panganay. Ba't di mo subukan mga ibang bansa? Naku po, mahirap po mga ibang bansa, lalo na ito na mag-aalaga sa mga anak ko dito. Malaki naman ang mga anak mo, tsaka hindi naman ang asawa mo. Ayaw mo ba gumandang buhay ng pamilya mo? Eh, paano po ako pupunta na ibang bansa? Marami pong proseso para makakuha ng requirement. Si Dana, yung pamangkin ko, nagayang group siya sa mga agency na gusto makipagsapalaran sa ibang bansa. Mahirap po kasi may worry sa pamilya eh. Subukan ko po kakausapin ko yung asawa ko. Sige, tutulungan kita. Hindi man sagana sa pera, nagagawa pa rin ng pamilyang ito na mamuhay ng mapayapa at masaya. Hirap naman magtanim, Tay. Oo, anak. Ginagawa ko yan para sa inyo. Kaya pagbutihin mo yung pag-aaral mo, ah. Oo, siya, kain na. Ano? Aalis ka? Paano na kami? Maayos din to. Malalampasan din natin tong kakapusan na to. Ma'am, para sa atin din to. Ayaw mo ba no na asenso yung buhay natin? Baka kapag aral sa maayos eskwela yung mga anak natin. Oo, naiisip ko rin yan. Lumalaki na yung mga anak natin. Pero paano kami pag wala ka? Sa ngayon, tayong dalawa lang muna makakaalam. Ako na lang kakausap sa mga anak natin. Alis mo ng nanay, ah. Okay, tayo pupunta na ayos lang po. Basta babalik po kayo agad, ah. Kasi
trabaho muna ako doon para mabigyan ko kayo ng maayos sa buhay, di ba? Po, bakit po na yun? Sa ngayon, ikaw lang muna kakausapin ko. Kakausapin ko rin si Sarah sa lalong madaling panahon. Ba't biglaan, Nay? Ba't kailangan mo pa magtrabaho sa ibang bansa? Masasaktan lang si Sarah. Sarah, anong ginagawa mo dito? Daya-daya mo naman, Nay. Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Kailangan tong gawin ni Nanay, anak. Iniisip ko lang kinabukasan mo. Sabi mo, dito ka lang lagi sa tabi ko. Nay, ayoko. Sorry, anak. Kailangan kong gawin to. Ayaw mo noon, mabibili ko lahat ng mga kailangan mo. Lahat ng mga laruan na gusto mo. Tsaka magtatrabaho naman si Nanay dun eh. Sama na lang ako. Hindi pwede, anak. Alam mo, huwag ka naman ng pos. Nung bata ako, nagbibilang ako ng pabaliktad tuwing nalulungkot ako. Tara, sabayan mo ako. 20, 19, 18, 17, 16. Tuluyan nang umalis si Marlinda sa Pilipinas upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Nang sa ganon ay mabigyan niya ng mas magandang kinabukasan ang dalawa niyang anak at ang pamilyang minamahal niya. Passengers, you have a confirmed seat assignment for this flight. Please go to gate number 104. Thank you. Melinda, take care of her. I'm paying you for this. And please stop crying. Okay, Mom, I'm sorry. Mom, I just want to go home. I just want to see my family. No. Mom, I'm begging you. No. What I said is no. Go back to work. Do you understand me? Mom, I just want to talk to them. No! What I said is no. Do you have it repeated all the time? Mom is calling you again. No, I'm alright. I don't want you to be sad, Yaya. When I grow up, I will let you go home. I promise. Thank you. Pala ulit yung number ni Nani. Huh? Tanungin ko nga si tatay. Tay! Tay, alam mo ba yung number ni Nanay? Ha?
Inakalimutan ko nang saan na ilagay eh. Pero teka, subukan ko munang hanapin. Anak, ito na. Hindi ako sigurado pero sige, subukan mo. Salamat, ay! Tignan naman sumagot. Diba to? Di pa rin sumasagot, ha? Tagal naman sumagot niya ito. Parang sumagot ah. Doon na nga yung sumagot eh. Tuluyan nang nalulong sa droga ang nakatatandang kapatid ni Sarah na si Luna. Hindi na siya pumapasok sa paaralan, laging napapagalitan ng guro at tila wala nang pakialam sa kung ano ang halaga ng edukasyon. Kuya, hindi ka matitigil sa pagkakaganyan mo? Ilang beses ka ba kailangan ulitin sa'yo to, ha? Kamangyang alam, bakit? Pinapakailaman ba kita? Ba? Oo nga naman anak, walang pakailamanan. Ikaw na lang lagi nagsisermon dito eh. Oo, ayan. Pinayak mo na naman yung kapatid mo. Bahala nga sa mga buhay nyo. Nagkaroon ng rheumatic heart disease ang anak ni Merlinda na si Sarah. Kaya naman, kinausap niya ang kanyang amo at nagmakaawa na umuwi upang maasikaso ang kanyang anak na may sakit. Tuluyang nakumbinsi ni Merlinda ang kanyang amo na siya ay pauwiin upang makapiling muli ang kanyang pamilyang iniwanan. Asawa ko! Oh, kailan ka pa naka-uwi? Kanina. Bakit di ka nagsasabi? Kanina lang ako naka-uwi. Alam naman, hirap kontakin kayo, lalo na sa amo ko. Nagkasama na ulit ang buong pamilya nang umuwi si Merlinda. Nagkaayos-ayos na ang nasira nilang pamilya at bumalik sa dati. Ngunit lingid sa kanilang alam na matagal na palang may dinaramdam na sakit ang ina at naging dahilan ito ng kanyang pagkamatay. Natunghayan natin ang malungkot na pagbawakas ng pamilya. Kahit gaano kalayo ang ating mamahal sa buhay, ay matuto tayong umintindi na ginagawa nila iyon para sa atin. Mahalin natin ang ating mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Dahil hindi natin masasabi kung kailan sila mawawala dito sa mundong ibabaw. Go! Mom, I just want to see my family. Let me go home.
No. I'm begging you. What I said is no. So go back to work, okay? You understand? At least let them contact me. No, what I said. Is Mama scolding you again? Oh, my mom, right? I don't want you to be sad, Yaya. Oy! Wala, wala! Ikaw yung may sasabihin! Tapos, when I grow up! Ah! Ano ba yan? Sabi mo, agad ko ako. Merlinda! Asawa mo! Ano pa nangyayari? Tumingin ko nga si tatay. Ay! Ubud na yung pose ko ron. Hindi ko kaya.